Jessie Mae Passes Poronda, 27 years old, at nagwa-work siya sa Taiwan. Sa kasamaang palad, nagtapos ang kanyang buhay dahil sa pagpatay sa kanya ng boyfriend niya na Pilipino na nagtatrabaho din sa Taiwan. Ayon sa salaysay ng boyfriend ni Mae, nakita sila sa hotel at doon ay napag-usapan nilang muli ang tungkol sa pagpapakasal. Ngunit tumanggi umano ang biktima sa alok niya na kasal. Dahil sa pagtanggi nito, nagulat siya at nagawa niya itong sakalin hanggang mapatay niya ito. At tumawag siya sa 119 para humingi ng tulong. Ayon naman sa post na kamag-anak ni Mae, hindi daw totoo ang kumakalat na balita sa mga news. At ito nga ang post na kamag-anak ni Mae. Hello po sa lahat. On behalf of my sister-in-law family, gusto lang po naming linawin ang news na kumakalat na yung mismong lalaki pa daw ang nagtawag ng ambulansya. And about po sa marriage, wala pong katotohanan lahat ng kinumpes na lalaking yun sa mga pulis. August 13 pa lang ng gabi, walang awa niyang pinatay si Sunset at hindi sa umaga ng August 14. Walang awang dinaganan niya ito at sinakal sabay takip sa bibig at ilong niya. Nasa combo po namin lahat kasi siya po mismo nagsabi sa biyanan ko at mismo sinabi niya sa akin na gabi pa lang ng August 13. Kahit ganun, hinayaan lang niya itong mamatay at hindi niya ikinaya kaya siya din mismo ang nagsabi sa amin na patay na siya. Kami pa pong pamilya niya ang nagtawag sa mga kaibigan niya at doon na rin nagtawag ng pulis at ambulans sa mga kaibigan niya. Gusto lang namin i-clear ang report dahil wala po talaga siyang ginawa para maitakbo siya sa ospital at hinayaan lang niya ito. Andito po kami ngayon para humingi ng tulong para kay Sunset na may uwi ang kanyang katawan dito sa Pilipinas. Please po pakishare at pakitag na lang po kay Sir Rapitol po para sa agarang aksyon. Maraming salamat po. Sa mga gustong magbigay ng tulong, ito po mga GCash po namin. Any amount po, malaking tulong na po sa amin. Sabi po kasi ng company, sa abot ng hanggang 350,000 at hindi po ito shoulder ng company pinagtatrabahuan. Sa pamilya po ni Mae Passes Poronda, nakikiramay po ako sa pagkawala po niya and sana po may uwi na po agad ng Pilipinas yung katawan niya. Yan. Kung nagustuhan niyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone and see you again in my next vlog. Bye-bye! I don't wanna say anything, cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you.